Anong pangalan mo, ate? Emma Rose po. Ha? Emma Rose. Ayun. Ito, pinatingnan nyo na. Yung last po yung unang tulip po namin yung galing po kami probinsya. Oo. Ayun lang po yung check up please. Nabanggit sa akin ni Pastor na kapag ka nagwa-wild, eh, ginagapos mo raw. Opo, kasi naano po siya eh, naanakit po. Hindi siya nakakalimot po. Magpagpalang hapon po sa ating lahat mga ka-business, ano. Nandito kami pa rin sa Bagong Silang. At meron tayong isang ka-business. Ang pangalan niya, sir? Pastor Francis. Si Pastor Francis. Ayun, meron po siyang inilang... Espanyol. Espanyol. Matindi, ah. Francis na, Espanyol pa. Espanyol pa. Opo. So, ayun, meron po siyang inilalapit sa atin na kababayan din natin na nangangailangan ng tulong. Ano po? Ano po ba nangyari, sir, kung pwede ninyong way back 2 years ago kasi na naalala nyo, tinawag ko na siya sa kanya, sa inyo. Apo. Galing ito ng Masbate. Tapos dinala rito sa Mandaluyong, pero hindi tinanggap for confinement kasi parang bawal yata. So tapos iniwan na lang ng kapitan na nagdala dyan. So tumawag yung asawa sa akin, may sasakyan pa ako noon, sinundo ako. After how many, siguro mga 2 years din, gumaling naman siya. Tapos, sa maintenance, hindi ko alam kung bakit hininto niya yung maintenance. Pag hinto noong maintenance niya, doon naman na buntis, siguro na nagalaw ng asawa. Kaya, nabuntis, nanganak siya nung February, itong February na to. Bigla nung isang linggo, bigla na lang nag-iba yung mood eh. Yun nga inaanon, postpartum na sinasabi siguro. At yun na nag-trigger para manumbalik ulit dun sa ganung ano niya. Dun sa kanyang... So bali, ano niyo po ito? Kaano-ano niyo po? Pamangkin. Ito ay babae, ano? Babae po. So yun, so meron siyang mental illness sa madalit salita. Ano po? So ang may tutulong namin, Sir Pastor? Kung ano nga, kasi dapat kanina, paano kami sa mental? Problema ba? Oo, kaya lang, baka matagal, tsaka kahapon kasi nagwa-wild siya. Apo. Kaya kailangan siguro ng, kung kami lang, kailangan ng kahit pa paano aalalay doon sa para mapa-check up din kung tumaas na ba yung kailangan niyang dosage or ano. Okay. So, sige po. Siguro mas maganda puntahan muna natin para makita namin. Mas makita niyo yung situation. So, yun po mga ka-business. Samahan niyo po kami at sikasuhin natin itong inilalapit ni Pastor. Ano po? Balik po tayo, no? Oo. Nga po pala mga ka-business, kasama ko si Kuya Bong. Andyan si Mrs. Ka-business, kay Buknoy, kay Damulag, at saka si Christian. Christian! Hello! Kaway ka, kaway! Yan! Ayan. Sinundo po namin si Christian, mga ka-business, para medyo malibang. At ayan nga, no? Muntik na naman pala mawala yan dahil sa nakaalis na naman ang bahay. Buti na nahapol pa nila doon na sa gawing purview, sa SM purview sa may terraces. Tara po mga ka-business, babalik sa atin. Sino naghagis nung 10,000? Hindi po, hindi po kayo ito nagugutuman, Pastor? Hindi. Sa tingin ko kasi hindi, kasi yung aking kapatid kahit pa paano nagluluto-luto ako, tapos nakakakain naman siya. At yung asawa niya, last 2 weeks, may trabaho pa nung hindi pa siya nangyari na nun. Kaya, hindi ko sapat naman yung kinakain niya. Yun lang ang alam ko, nag-trigger lang talaga sa kanya yung pagkakita niya nung, parang na-excite kasi dito siya. Dito po tayo? Dito po.
I said siyang umuwi ngayong August siguro. Uwi sa Masbate. Masbate po. Mm. At taga Masbate. Taga Masbate ah. Pamangkin ko yan sa panganay namin kapatid pero patay na. Opo. At ang tatay niyan ay may ibang pamilya na rin. Diretso lang po. Kanan tayo. Kanan na po. Ilan silang magkakapatid po? Dalawa. Yung isang kapatid niya nawawala rin. Ano ay, naman alam kung saan? Ano naman naging problema? Wala, parang hindi rin mapaya. Pero wala namang problema sa ano yan. Kapag-isip. Wala, wala. Kaya lang, parang ano na lang, siguro, ng kanya-kanya ng landa sila. Mula nung namatay yung ate ko. Ito, since din na meron niya yung problema sa ano, kasi pang-apat na ito eh. Anong ibig niyo po sabihin pang-apat na? Na, ina-atake siya ng gano'n. Yung mga ganyan po kasi sa aking karanasan, kailangan talaga yung maintenance niyan. Yan nga talaga our business. Ay, maintenance nga last year. Apo. Ang sinasabi, siya na mismo ang ayaw niya na uminom at pinagtatapon niya. Ay kailangan merong magkukontrol. Yun yung ano ron. Kaya siguro dahil yun din dahil lang bakit nabuntis kasi nga wala nga siyang hindi ko alam kung nakaka-apekto rin yung pag umiinom siya ay na hindi mabuo yung bata dahil kung tinigil yun kaya siguro doon magkaanak. Pagdating sa ganyan mga sa medical aspect medyo limitado yung knowledge natin dyan. Yun nga, yun ang ano ko rin. Kasi nagtaka at nung December ka o ano lumalapit sa akin dahil hindi niya alam na siya ay buntis. Sabi niya, ang sabi daw sa center, tumor. Sabi ko, magpa-second opinion ka, nag-Quezon Am. Isang Quezon Am, in ultrasound, bata. So December lang nalaman na bata kasi hindi rin nga kami maniniwala na ano ba. May nabanggit po kayo sa akin na parang ginagapos. Ginagapos ba siya? Kapag nagwawain? Wala, oo. Sino pong gumagapos sa kanya? Yung asawa niya. Yung, Bakit nananakit po ba? Oo. Diretso lang po tayo. Diretso lang. Nananakit na pag-isipis siya. Nanununtok. So yun na mga kabisnes, balikan ko po kayo. Saglit lang po at malapit na siguro tayo, no? Paliko pa tayo. Paliko pa. Noy, dito ka lang muna. Huwag mo papatay na. Oh. Samahan mo na si Buknoy. Diyan na lang ikaw para maano si Christian. Ika dubli-dubli na tuloy. Demo. Yeah. Yes. Taas ito ah. Kaya mo ma. Nasaan siya? Ano siya? May upuan dyan? Okay, okay lang naman po na naka-vlog tayo, no? Okay lang naka-vlog. Alam niyo naman na vlogger kami, di ba? Oo. Ay, ito ang nakasama sa tala at kasawa. Hello, kuya. Kumusta kayo? Okay lang ba? Naka-video so, tayo. So, kahit ang istorya, alam niya. Siyempre niya. Halika, ma. So, yung ano nila, kaninong bahay ito? Sa akin. Ah, sa inyo. Oo. Nang sa church. Kaya lang, pinapitira ko nga lang sila rito dahil galing po din siya. Okay. Hello ate, kumusta ka?
Siya ba? Oo. Kumusta? Anong nangyari sa iyo? Ha? Pagigising ko lang. Ah, pagigising mo lang. Kumain na kayo? Hindi pa. Hindi pa? Bakit hindi pa kayo kumain? Ba't di mo pa pinakain hapon na? Hindi sir, kumain na po kami lang. Binigyan po kami ng pagkain po ng chai. Oo. Saan yung sounds na yun? Dito po sa likod po. Ah, sa likod? Hindi natin pwedeng ano? Pwedeng pakiusapan yung sa sounds. Asan si Pastor? Ano tayo? Saglit lang po ah. Kaya po yun? Dito po yun. Ah, ibang ano na yun? Ibang bahay. Anong pangalan mo, ate? Emma Rose po. Ha? Emma Rose. Emma Rose. Emma Rose. Emma Rose, ayun. Kayo yung, anong pangalan mo kuya ulit? Jomar po. Si Kuya Jomar, ho. Ano bang kondisyon nitong asawa mo? Eh, nakaraan po kasi, nung nasa trabaho ko, biglang nagkaganyan po kasi. Anong nangyari sa kanya? Anong nagkaganyan? Anong ibig mong sabihin? Ano po na bumalik yung dati niya kung ano ba trabaho mo kuya? Extra lang po, extraction saka biyay po ng tricycle. Oh, at least may hanap buhay ka, no? Ito pinatingnan nyo na? Yung last po yung una tuloy po namin galing po kami probinsya. Oo. Ayun lang po yung check up. Nabanggit sa akin ni Pastor na kapag ka nagwa-wild eh, ginagapos mo raw. Opo, kasi na ano po siya eh, na nakit po. Hindi siya nakakalimot eh po. Eh, ilan po talaga yung makakaanod po sa kanya. Hmm? Makakapagpigil. Yung kailang itali. Opo. Emma? Oh, ba't nananakit ka raw? Naalala mo pa ba yun? Hindi na. Ilang araw na siyang, ngayon, behave siya eh, di ba, no? Opo, kasi. Kasi? Medyo nakabawi na rin po siya ng tulog eh. Oo. Oh. So, ang kailangan niya ay pampatulog. Ano, mga ka-business. Kasi pagka kulang sa tulog, yun doon nag-trigger. Bakit hindi ka makatulog, Emma? Makakatulog naman po. Makakatulog naman. Anong ulam niyo kanina? Wala? Wala raw. Akala ko ba pinakain mo na? Meron na mo. Nakakain ako po kami. Binigyan po kami ng tita niya. Nilaga. Tsaka ano. Nilaga raw ang ulam mo. Ha? Nagugutom ka pa ba? Hindi na. Hindi kasi kaya ko tinatanong ng gano'ng mga kapisnes. Hindi kaya ito nalilipasan ang ulam. Hindi naman. Hindi naman kayo sumasala sa pagkain. So ano ang pwede namin maitulong sa inyong mag-asawa? Napa-check up lang po siya. Napa-check up? Tsaka gusto na rin niya po umuwi din ng probinsya nila eh. Uwi ng probinsya. Gusto mo doon tumira sa inyo? Gusto po. Eh ikaw, anong kayo ba'y kasal? Ha? Kasal po. Kasal kayo? Opo. O kasal daw kayo eh. Ha? Hindi daw. Hindi? Hindi raw kayo kasal? Asan ba si Pastor? Pastor, sila po ba'y kasal? Ano yan? Ako ang nag-ceremony yan, kaya lang. Opo. Yung kanilang papers kasi, may problema sa kay Jomar. Bakit po? Kasal po sa iba? Hindi, wala. Pareho silang hindi, wala. Kaya hindi ko mapasok, nagkakasal din kasi ako. Opo. License ano ko. Hindi ko mapasok-pasok kasi, hindi pa sila kumuha ng ano ng marriage license. Kumbaga ceremony o nandoon, pero yung papers wala. Kaya yun ang sinasabi niya, kasal. Oh, so sa madaling salita, yung papeles wala pero ikinasal pala kayo. Ceremony lang. Di ba? Ceremony po. Oo. Ceremony. Yan ang siguro natatandaan. Pero wala pa silang marriage certificate. Wala kasi walang license.
Yun ang protocol. Oh, ito tanong ko sa Jomar, ano bang maganda, kasal kayo o hindi? Kasal na lang po. Kasal. Bali lang po 'yung anak niya. Dalawa po. Ah, ito 'yung panganay. Opo, isa po baby. Tempo bagong panganak. So paano pag ito umuwi ng probinsya, Jomar, anong plano mo? Doon ka rin, sasama ka sa kanya. Yung nga po, pinag-iisipan ko rin po eh, mahirap din po kasi doon. Tsaka wala naman kasi akong stay na trabaho. Oo, eh kasi kung halimbawang nandun sa probinsya yan at siya lang ang nandun kasama yung mga anak, siyempre natural yung isa baby pa, di ba? Yung huling panganak ngayon. Eh di parang ibinalik mo sa magulang mo yan. Sa magulang ng babae. Ganun lumalabas. Pero, sa kabilang banda, naintindihan ko rin yung side mo kasi kailangan mo rin maghanap buhay para pansustento sa mga bata tsaka sa kanya rin kung ano yung kailangan. Ganito, kami, nakanda naman kami tumulong, no? Kaganyan, kung kinakailangan bigyan ng pamasahe, di ba, Pastor, ano? Kasi, naghatid na kami sa, ano, kay si Dexter, di ba, pinauwi namin yon sa Leyte naman. Huh? Sila naman ay Masbate. Opo, na may pinauwi na po kami ron, eh. Ngayon, ito, Masbate. Pwede na, mayroon naman mga biyaheng, ano, di ba, kaya damo? Susunduin sila rito. Pero alam po nung parents niya yung ganyang kalagayan po niya. Opo, alam naman po nila na may ganyan po sa sakit. Ano po sabi ng parents niya po? Wala naman po, parang ano na rin po eh. Parang, kasi may sariling pamilya na rin po yun eh. So, anong ibig kong sabihin may sariling pamilya? May sariling tatay niya. Yung tatay niya po. Oh. Kasi yung mama niya po, patay na po. Ah, okay. Nag-asawa na pa ni Bago? Opo. Eh, sino po huwiin niya doon? Hindi, kung makamag-anak na lang po. Oh, sino tatanggap? Maalagaan po siya doon. Hindi, kung ando naman po, ako, maalagaan po lang. Kailangan din po nasa tabi niya kayo. Hindi, po, hindi, yan sa akin lang po kasi mga kabisnes, ano. Hindi madali yung sitwasyon nila, pero sa akin, nangingibabaw. Yung tinatawag na sa hirap at ginawa, dapat magkasama kayo, di ba? Kasi, alam mo naman yung kondisyon niya, simula, di ba? O inasawa mo, inanakan mo. So ngayon, wag mo naman sana ipagkamali, pero wag naman sana lalabas na parang ipapaubaya mo siya sa ibang tao ngayon kailangan kanya, di ba? Lalo na ito panganay mo, bata pa rin. Pero nakakaroon po siya ng normal, no? Opo, nakakausap po. So, ano lang po, may time lang po siya. Kasi kung may ginagawa po siya, tapos biglang sisitay mo siya na ano. Gagalit? Ano siya? Ano yun? Nangyara lang po sa tao. Doon lang po siya nag-aaral. Pero sa mga bata, hindi niya pinapalo? Wala naman po naman ayaw. Ah, ito hindi niya kasama dyan yung mga bata? Ako lang po ang kasama. Kasi, minsan nga may time na, ano na, hindi sila ako. At least kayo dyan, baka biglang mag-iba ang mood. Ako po muna pinipigil ako. Kaya nga, yun po yung point na may time na po na natatalos kahit sa pagkailan. Emma, alika sandali, nak. Kausapin kita. Kung sakaling uuwi ka doon sa probinsya, sinuuwian mo doon? Matyahin ko po. Alam ba nila? Tanggap ka naman nila roon. Oo naman. Maayos naman siya kausap eh. Tinatry ko yung mga tanong ko na medyo ano ba mga kabisnes. Okay naman siya sumagot. Yung nga lang, pagka limbawa daw nag-trigger, sabi nga ni Jomar, tsaka ni Pastor ay nagiging wild.
So ganito, kami, nakaanda kami tumulong, ano po, Pastor? Nakaanda po kami tumulong doon sa magiging biyahe nyo pa uwi ng probinsya. Pero checkin nyo na may tatanggap sa inyo ron. Sasama ka ba? Sasama ka sa probinsya? O checkin ninyo na may tatanggap sa inyo ron. Baka mo pagdating doon, hindi kayo tanggap nung mga kamag-anakan. O sino man ang tutuluyan nyo roon, kawawa kayo. Diba? Sasama niya po yung dalawang bata, kapapa niyo doon. Ipapanghuli na lang po yun. Maliit. Si kasi ano po yun? Kung mga pagdating mo po doon, hindi lang mga sobrado na. O sino mag-aalaga ng mga anak mo? Nandito naman nag-business yung kapatid ko na sino po ba ang kamag-anak nyo rito? Pamangkin ko siya sa ate kong panganay, which is patay na. Tapos meron kaming ako, meron akong ate na sumunod doon sa nanay niya. Opo. Yun ay matandang dalawa. So ang ibig sabihin ng kamag-anak nyo, ito? Mm-hmm. Oo. Pamangkin niya po. Pamangkin. Yung babae po, mga kabusiness. Ano? Pansamantala, paabutan muna namin kayo ng ayuda. Kahit papano, makatulong sa inyo pang araw-araw. No? Bigas at saka masaya si Emma. Pwede ko ano po ito, postpartum. Ayun nga po yung sinabi po sa amin. Tapos, yung nga, miss, yung inaano ko na mapachika. Kasi kung ano po siya, ay nakakausap siya ng normal. Mm-hmm. Siguro yung pagka yung may time na sinusumpo lang siya, baka nabinat yung buro sa pangalan. Nabinat. Ngayon, pag hindi yung kasi ano, minsan, bigas at saka groceries. Talian. Okay, so yun na lang kuya. Para kaya tinatalian ni Jomar para makapagpahinga siya, humupa. Kasi panay ang kalikot niya dito. Kalikot ang kalikot ng ano. So pag na ano, ayan na. Postpartum. May ano siya ang ganito. Kailangan po siya may gamot. Ay nga po yung isa pa po yan. May gamot pa ba siya? Opo. Kasi nabili na lang siya. Hindi lang namin alam kung tama pa yung dosage. Kasi dati pa po yun. Hindi, bago nitong nagano. Yun yung reseta. Yun pa rin ang ilang buwan na po yun. Dito lang, weeks na. Ay, yung dati. Oo, dati pa. Yun yung reseta niya dati. Pinaloap niya lang dyan sa mental. Meron po siya yung ano, yung pampatulog? Meron naman po. Ay, pero meron siyang reseta. Opo, meron po. Sige, ganito. Emma. Yun nga, good girl ka lang ha. Bait ka lang ha. Ano, bibigay ako sa inyo muna pansamantala mga kabisnes. Abutan muna natin ito ng ano, para sa pang-araw-araw lang nila. Bigas, tsaka groceries. Tapos magbibigay ako pambili ng pang-maintenance. Ha? Cash assistance. Tapos i-schedule natin yung para sa pagpunta sa hospital na po mga kabusiness. Hindi nyo ba ito inilapit sa local government, sa barangay, o ano, yung pagpunta roon? Pumunta kami sa DSWD, sa DSWD. Ever, whatever na tawag ito yung ano, reseta, ilalapit sa kanila. Ang reseta. Hindi, yung pagdala sa ano, sa hospital. Wala, sa ano lang, ay sa barangay, yun nga, yung nagdi-demand din ng pang-gasolina at saka ano. Kasi kailangan po siyang matignan talaga sa... Yun nga nila. O sige, magbibigay tayo. Sa barangay, kaya lang parang ang daming ano yun, re-schedule, re-schedule. Dapat nga ngayon po, kung pinuntaan ko po siya ng train ng umaga po, eh gamit na naman po yung service po ng barangay dahil po na may paglibing po. Pero siguro po si ate, pwede siyang sumakay ng sasakyan. Hindi ko pa sinusure po ma'am kasi... Halimbawa, Jomar, kami magdadala, pwede ba yan isakay sa van? Di ba siya mag... Oh, pwede naman po, basta may akong kasama na po. Kasama ka? Pwede yata nga business kasi sabi din ng DSWD, bakit hindi na lang, kung may sasakyan kayo, ba't din lang mo? Diretso. Oo. Eh, so happy nga na yung kapitbahay ko, hindi ano, kahapon ko nakausap, na, pupunta na sana kami. Hindi, pasintabi, Pastor, ano, medyo na tawagan ako ng pansin doon ah. Ayun ano, sa mga local government, sa barangay, sa ano, yung mga ganito, pag inilapit, sana po asikasuhin din kaagad. Kasi pangangailangang medical yan eh, urgent, ano po, mga kabusiness. So yun ah,
ayun, pansamantala, ito muna, tanggapin nyo ito. Groceries, Jomar, tsaka bigas. Ayun, Emma. Oh, magbibigay ako siya ng bigas, ha. Ayan, ma. Si para huwag kang magugutom. Si Kuya ka business. Huwag kang magugutom, ha. Kakain ka palagi, no? Oo. Tapos magbibigay din tayo ng cash assistance para sa kanila. Bigyan mo sila ng ano? Yes. 2,000. 2,000 pesos. Yan, pangbili nyo ng gamot. No? At saka ay, asa si Pastor? Pastor, dito po kayo. Makisuyo po, pasensya na po. Ano po ganito, yung sinasabi nung barangay, kasi ayaw kong mag-promise mga ka-business na makakabalik din kami kaagad, kasi ang dami ring naka-schedule kasi na mga tinutulungan din natin, ano po, inaasikaso. Yung binanggit mo kanina na nangihingi ng pang ano ba yan, gasolina, ganyan o ano, magbigay ka na rin, kami na magbibigay para maasikaso rin ng barangay, madala doon, tapos balitaan nyo na lang kami. Ano po mga ka-business? Kasi syempre, alam nyo kasi nagkaroon din ako ng phobia niyan eh. Yung dinala namin doon sa mental hospital si ano, si Toto, nagwala yon sa loob. Hindi na isinama ni Dave yung video kasi bawal sa YouTube yun. Madidemonetize yung buong mong channel. Nagwala yon. Si Toto, yung nakatali yun ha, talagang nag-ano siya, tapos muntik pa masagasaan yun. So siguro yung kung ang barangay ang mag-aasikaso, mas alam nila yung ganyang mga ano, yung tamang proseso, no? Tsaka mas maasikaso sila kagad doon kasi sasakyan ng barangay o ambulansya yung gagamitin. Di po ba ano, Pastor? Payag naman po sila na gagamitin. Sino? Ang barangay po. Yun ang bayad naman. Yun nga, nanghihingi lang ng ano? Anong panggas lang po. Ang pakain daw ng driver, tapos panggas. Oh, so kaya lang, parang ini-schedule pa nga rin. Eh, medyo nainip ako kahapon, nag-ano ako sa kapitbahay. Ang iniisip ko naman, pupunta na sana kami kanina, kaya lang, ayaw ko, ba't napindot ko yun? Nag-ausap kami ni... Oh, si ka-business ang natawagan. Oh, sige po. Di ba dati ikaw nakausap ko? Siya ang nakasagot sa akin. Sige po, magbigay tayo ng para sa barangay. No? Yes. Magbigay tayo sa para sa barangay. Magbigay ka ng 2,000 pa. Para palagay ko, sapat na yan. Oo. Ha? Pakisuyo na lang, no? Ano yan? Maagapan pa yan si ate. Kasi ano siya eh, postpartum yan. At pagkatapos nung ano, pag kami resulta na po mga ka-business doon sa pagpunta sa Mandaluyong, itawag mo sa akin kung kinakailangan pa ba talaga na kayo ay umuwi ng probinsya, no? Pero ang sa akin, ang maipapayo ko, kayo ay minahal mo yan, kung ano yung kalagayan niya sa hirap at ginhawa, dapat magkasama kayo. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Ikaw ang higit na dapat makitaan ng mas mataas na pagpapahalaga, pag-aaruga para sa iyong asawa, no? Kay mga anak niyo. Tutulong kami, sige, tutulong kami, ha. Pati pagaling ka. Hindi ko naman kasi kaya yung iwanan to. Huwag mo siyang iwanan, ha? Hindi ko po makinap. Maano po yan? Baka nabilat natin. May gagawin yata siya. Anong gagawin mo, Ate Emma? Nagpapalala. Oh, sige. Ayun na mga ka-business, ano, ramdam ko yung sakit din ng kalooban ni ano. Itong ano pangalan mo ulit, Per? Jomar. Si Jomar, 'yun. Hindi rin biro, ano, kahit kanino naman pagka ganito ang sitwasyon. Ayun, simula na ba 'yon?
Kinakabahan tuloy ako. Hindi po. Ay, buwan na at may cover na pag nilawa niya kasi yun siya. Ay, bawal din po kasi. Bawal din po. Ano, tama na yung ipaliwanag lang natin sa ating mga kabisnes. Bawal po eh. Violence kasi. Lalabas na violence. Na. Kaya, ang ano po po, bawa, di kay na ano, barangay, space, kaya din pa. Kaya meron ka naman po magagamit na pagkasahin. Diretso nyo na po sa kagalit nyo. Para kahit ano, kahit yung 2000, sobra yan, balikan pang kahit na mag-taxi kayo. Mm-hmm. Mga kasi ka-business. Kasi parang marisetahan na po siya. Tapos, pagdating ni Pudo, meron pala sa akin na ibigay naman po kanyang reseta eh. Libre rin po yung gamot na ibigay po sa inyo. So, mga ka-business, pagpaumanhinan nyo po kami. Ano, kasi... siyempre may pabahay pa tayo, 'di ba? Yung ang ibig ko lang po sabihin, kapos na kapos tayo sa oras kasi. So, sa ganitong paraan, agad-agad matutulungan sila, no? Kesa antayin pa kami. Hindi po ba mga ka-business, hindi naman natin masabi bukas andito kami. So, sa ganyang paraan, magbigay tayo ng cash assistance sa kanila magagamit. Gawin mo na 5,000, dagdagan mo na ng 1,000 'yan. Kahit bukas po 'yan, pwede mo siyang kumbawa, hindi kailangan bukas ng barangay, kanina po. So bali 5,000 na lahat yung pera mo. May cellphone number ka ba? Kunin mo yung cellphone number ko kung ano magtawag ka. Nandiyan naman kay Pastor. Ay, naki Pastor. Sa akin. Depende ang ano. Kung kaya ang Grab bukas. Opo. Grab na lang. Kung ang barangay kasi dami naman. Ang marami kasi ng rekotitos po, di ba po? So, mas maganda, diretso na po sila doon total na... Kasi yung kapitbahay na naano ko, may pasok bukas. Kasi dapat nga kanina. Kaya lang, yun nga, napagtagpo tayo. Ngayon tayo napagtagpo, kaya... Yuma, lakas ang loob mo. Ha? Huwag kang ano, panghinaan ng loob. Ha? Oh. Laban! Yan talaga. May wala namang exempted sa pagsubok eh, di ba? Wala tayo dumadaan dyan. Ibayan mo loob mo, alang-alang doon sa mga anak nyo, ha? Okay. At saka parang maagapan din si ate. Makainom siya ng nararapat na gamot. Kasi siguro yung dati niyang gamot, hindi na ano sa kanya yun eh. Hindi na akma sa sitwasyon niya. Siguro nga, Miss, kasi nung galing ng probinsya yan, parang 2 weeks lang yun eh. Mm-hmm. Kasi nga, napa-injectional sa hospital. Tapos after nagtuloy-tuloy pag-iinom niya at nagtutulog siya, so... Pero dito po ba sa Barugo, pwede po siya mag-walk-in? Hindi ma'am, wala dyan. Oh, wala rin. Lang daw yan. Wala kung pasakali, puro lalaki din lang. Diyan po ako nabili. Gamot lang po ang meron dyan, pero yung ano, yung bang ipapa... Check-up wala. Puro lalaki. So ayun na, Emma. Halika na, magpapaalam kami. Em. Pastor, tutuloy na kami ha. Salamat. Alis na kami ha. Emma, oh, behave ka ha. Oh, fish bump tayo. Oh, bait ha. Tagaan mo yung baby mo ha. Yes. Oo. Jomar, ha? Sabihin mo. Galing ka ha. Emma, sabihin mo, ka-business number one. Ka-business number one. Magaling ka na. Kaya mo yan ha. Oh, walang ano man yan. Huwag kayong mag-alala. Tsaka hindi lang yan. Basta ano... may kailangan, tumawag lang ha. Ramdam ko si Jomar, mga ka-business eh. Siyempre, bata pa rin sila. Kumbaga, mahaba-habang ano yung Jomar. Kaya mo yan, tiwala lang. Makainom siya lang. Kahit bukas ko yan, gawin mo na. Sige na. Bye-bye na. Bye-bye. Ingat po kayo. Salamat. Ingat ka din. Mm-hmm. Ito ka lang. Okay na. Kaya mo siya. Kain ka ha. Tuloy na kami. Pastor, salamat sa iyo ha. At, thank you, ka-business. At ngayon, napagtagpo tayo sa matagal ko ng request. Actually, ang una kong ano, may picture nyo, parang February kasi yun. Ang ganda ng love story nila. Ahead siya ng edad kaysa kay Jomar. Pero grabe ang tiyaga ni Jomar mula probinsya. Actually, diniscourage ko na siya noon pa.
pakakasalan mo ba ito? Papangasawahin mo ito? Una, ang agwat niyo. Pangalawa, may gano'n niya siyang sitwasyon. Desidido naman siya. So, umuwi sila nun sa probinsya. Naka-anim na limang taon. Alam ko, laki Manila. Pero sa probinsya, talagang minsan dumalaw ako nun. Lahat yata ng ano, ginawa niya. Mapatunayan niya lang at nandun. Tapos nung inatake nga sa probinsya, siyempre, ako pa rin naman tumutulong nun, pero hindi. Hindi niya sinukuan talaga. Dinala niya mula Masbate hanggang dito sa Mental. Tapos tinanggihan sila sa Mental. Tapos, sa hospital na lang, hospital. Sa hospital. Sa hospital. So, ganun pa rin siya ka. Tiyaga. Ngayon. Itong gumaling na nga siya, sina-challenge-challenge nga siya para makita niya na kung ano talaga yung pamilya, as in pagsisikap. Eh, so happy na hindi mo nakakaano talaga ng pamahaw. So yun mga kabusiness, salamat na marami sa pagsamay sa amin ng isang kababayan natin ng muling napaabutan natin ng tulong. Ano po, at salamat na marami sa suporta niyo po. Wala kami rito kung wala kayo. Totoo yun mga kabusiness, walang silbi itong aming YouTube channel kung wala kayo. Hindi namin magagawa yung ganito mga pagtulong sa mga kababayan namin, natin kung wala yung inyong suporta. God bless po sa ating lahat. I love you all. God bless you. Yo, tuloy na kami ha. Oh. Bye-bye.